Mga minamahal, sa uli pong bahagi ng ating banal na gawain, ito po ang pakikinig po ng salita po ng mahal na Panginoon. Dadalhin po na ating beloved preacher Mario Rayon. Let us all rise as we give respect to the Word of God. God bless you, beloved preacher. Nag-ignoforin ang Diyos. Everybody say praise the Lord! Hallelujah, 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 hallelujah. Mga minamahal na itaas po natin din gamay, manalangin po tayo sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Upo magpagpalang naman Diyos na magkapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon Sus, sa oras ngayon na ito kami. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dinadakila ka namin, malampay ng Panginoon. Sa oras ngayon, mahal na Panginoon, bago pong lahat po malapan kami po humingi ng habang kapatawaran sa lahat na gawa sa magamit na susumpungan, nagugulan, nagkasala sa isip, salita at sa gawa po malapangin na marapatin po sa oras ngayon malapanginon na patawaran niyo po kami. So nalangin sa mahal na pastor po malapanginon Sus, sa gada sa amin wala po kami magagawa kung wala ikaw po malapanginon Sus. Malapanginon Sus, kahit ako wala kong magagawa kung wala ikaw, malapanginon ikaw magbigay sa aking mga labi, maging papapala ka namong tanan. Kaya lahat ng mga demonyong mga mabaghan lang malapanginon sa pangalan mo in Jesus name, hallelujah. Lahat ng katulog o antok lumayas ka sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang Diyos. Mga minamahal, salamat sa ating pinakamahal na Panginoong Kristo. Muli, bago tayo magpatuloy po, mga minamahal, muli at ang pinakamataas na pupupuri, pagluwalhati, pagdakila, ating ipapabot higit sa lahat para lamang sa ating buhay na Diyos, sa ating pinakamahal na Panginoong Kristo. Tayo may magpaabot po, mga minamahal ko ay dubli o pagdahod o pagrespeto po to our dearly beloved, honorable evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeida, the entire prophet, loving God, doga sa mga ginandoang turo, sa mga magpagpangaral, to our beloved, stand pastor, Lina Cobal Almeida, beloved mong Almeida family po, mga minamahal, oga tayo magpapaabot po ng isang mapagpala po ngayon, madaling araw na po, mga minamahal, to our beloved, ordained preacher, Kuya Andy Binyas, buong pamilya, mga minamahal, sa lahat ng kanibang mga beloved preachers, beloved pastoral workers, sa ating mga beloved live webcast viewers po, sa ating mga beloved brethren, na mga kapiling po natin sa magdamagang panalangin o pagpasalamat, pagpupuri sa mahal na Panginoong Kristo, sa ating mga beloved, natin mga ginigil beloved brethren, mga bisita, kung mayroon man po, mga minamahal, higit sa ating pinakamahal na Panginoong Kristo po, mga minamahal. Palagpagan po natin ang ating buhay na Diyos po, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Kaya po, mga minamahal, ito po tayo ngayon, mga minamahal, sa pinakamahalagang salita ng mahal na Panginoong Kristo po, mga minamahal. Lahat po tayo po, mga minamahal, ay nagsakripisyo sa magdamagang ito. Kaya ati pong ito'y ipagpasalamat, mga minamahal. Ang ating ginagawa ito, mga minamahal, ito po'y para sa mahal na Panginoong Kristo at para din sa ating mga kaligtasan, sa ating pong mga kaluluwa po, mga minamahal. Kaya po, mga salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal. At muna mga palagpakan muli ang ating pinakamahal na Panginoong Kristo po, mga minamahal. Yung ating pong topic ngayon po, mga minamahal, yung pong tinatawag na pakigbaka sa mabuting pakipagbaka, mga minamahal. Sa Bisaya pa, mga minamahal, pakigbisog, sa maayo, pakigbisog po, mga minamahal. Kaya po, ang ating pakipagbaka ngayon sa panahon, mga minamahal, ito po'y hindi po laban sa lakas na sa lakas o nakukuha sa lakas ng katawan o sa kakayahan ng tao, mga minamahal. Dahil ating pakipagbaka, mga minamahal, ito po, mga minamahal ko, espiritu. Batok sa espiritu po, mga minamahal. Espiritu ng Diyos, laban sa espiritu ng kadiliman, mga minamahal. Kaya ang ating pong ay isukbit pirmaminti po, mga minamahal, yung kapangyarihan ng ating pinakamahal na Panginoong Kristo. Magpakapuno po tayo, mga minamahal, dahil ating pakipagbaka. Ito po, mga minamahal ko, ay hindi basta-basta, mga minamahal. Nakasalalay dito ang ating pong kaligtasan. Nakasalalay dito po, mga minamahal ko, ang ating pong sariling ay pakipagbaka na hindi tayo uurong sa ating pong pakipagbaka, kundi sa ating pong pakipaglaban, mga minamahal, kundi sa pamamagitan ng ating panalangin at pagpasalamat sa pamamagitan ng awat habag ng ating pinakamahal na Panginoong Kristo. Katulad ito ng isang leon, mga minamahal, na walang ibang ginagawa kundi po ay naghahanap ng masisila. Naghahanap ng ilalaglag. Naghahanap, mga minamahal ko, para ang tao hindi maglilingkod sa Diyos, para ang tao mahulog sa kamay ng mahal na Panginoong Kristo. Ang paraan ang kanyang ginagawa, mga minamahal, ay hindi lamang isa, kundi libo-libo o million times, mga minamahal, para ang tao mapahiwalay sa paglilingkod sa mahal na Panginoong Kristo. Gagawin niya lahat, mga minamahal, para lamang ang tao hindi maglilingkod sa mahal na Panginoong Kristo, mga minamahal.
Kaya tayo gagawin din itin lahat, mga minamahal, para hindi tayo mahulog sa kamay ng ating pinakamahal na Pagsukristo. Dito po, mga minamahal, sa Biblia, sa mga 1 Peter po, mga minamahal, sa 4, sa 8 hanggang 9 po, purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dari sa unang Pedro, kapitulo 5, versikulo 8, pa ikong sa 9, magmalinawon kamo sa una-una, managtukaw kamo, ang inyong kaaway nga sama sa yaw, sama magtukaw kamo ang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot sama sa leon nga nangulog nga iya nga nangitag iyang matukob sa noybi kaniya nga kaniya kinahanglan managpanukol kamo nga malig-on sa inyong pagtuo sa nahibaluan ninyo nga ang samang pagantos kinahanglan gayon mahisinati ninyong tanan nga masig kaigsuunan magsuon nga ania sa kalibutan. Amen. Amen. Purihin ang Diyos, mga sinati, mga minamahal. Na ibig sabihin po, mga minamahal, nga sa sanlibutan, mga minamahal, na ati pong maranasan, mga minamahal. Kaya po, ano sabi ng Biblia, mga minamahal, na binabasa, kayo'y mga maging mapagpigil, kayo'y maging mga puyat. Ibig sabihin po, bantayan po natin, mga minamahal, yung pong ati pong pagkatawag at ating paggaligtas, mga minamahal. Ang sabi, kayo'y mga pigil, kayo'y maging mga puyat, ang inyong kalaban na diablo na gaya ng iyon na umuungal, mga minamahal. Wala siyang ibang ginagawa, mga minamahal. Kundi po, lahat ang pananampalataya ng Kristiyano gusto niyang patayin. Gusto niyang bigyan ng daan na hindi makapagpatuloy sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Kaya ang sabi, mga minamahal ko, na kalaban na diablo, mga minamahal, hindi natin ito kaya kung tayo iisa lamang o tayo sa ating sarili lamang, mga minamahal, na walang kapangyarihan at walang presensya ng ating pinakamahal na Pangisokristo. Kaya kinakailangan po natin mga magpakapuno, maging matapang tayo sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Ano sabi, mga minamahal ko, na silabanan ninyo na matatag sa inyong pananampalataya. Kaya kinakailangan natin na puno-puno ka ng pananampalataya, mga minamahal, para hindi tayo mayanig, hindi tayo matumba, hindi tayo, mga minamahal ko, ay makuha o makagat, mga minamahal, kundi po labanan natin ng mahigpit sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ng ating pakipagbaka, mga minamahal ko, para hindi tayo, mga minamahal ko, malaglag sa kamay ng ating pinakamahal na Pangisokristo. Huwag din sabihin, mga matagal tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi po tayo, mga minamahal ko, magkumpiyansa. Kaya ano sabi natin binabasa, mga minamahal, sa Tagalog, na inyong, na kayo'y maging mapagpigil, mga minamahal. Ano mapagpigil, mga minamahal? Lahat ng anyo na kasalanan, lahat ng anyong hindi maganda, mga minamahal, ati pong itakwil. Ibig sabihin po, mapagpigil ka, kayong maging mga puyat. Ibig sabihin po, mga minamahal, bantayan natin ng mahigpit yung ati pong pananampalataya. Bantayan po natin ng mahigpit po, mga minamahal ko, yung ati pong espiritu. Dahil ating pakigbaka, mga minamahal, hindi salaman, kundi batok o against po, mga minamahal ko, sa espiritu ng kadiliman, mga minamahal. Kaya po, maraming mga Kristiyano, maraming mga tao na nadaya, mga minamahal. Maraming taong pinasukan ng garbo. Maraming taong pinasukan, mga minamahal ko, ng masamang espiritu. Maraming mga tao, mga minamahal ko, na naging sugapa sa mga bisyo, mga minamahal, dahil po hindi nila naranasan at hindi nila nakukuha ano ang kagustuhan ng mahal na Pagkisokristo kung paano nila gagawin at labanan, mga minamahal. Kaya walang ibang sandata ng Kristiyano, mga minamahal, yun yung ating pananampalataya at ang pagpasakop at ang pagpakumbaba at pagpasakop sa kaluman sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya po sabi na sa labanan ninyo matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap na sa inyo, mga kapatid, sa nangasa sanlibutan, mga minamahal. Kaya sa palibot po natin, mga minamahal, lumabas ka yan sa labas, mga minamahal. Pumunta ka sa mall, kahit saan ka makarating, mga minamahal, marami pong daya, marami pong tukso, marami pong panlinlang, mga minamahal, para linlangin po tayo, para hindi tayo makapagpatuloy yung ating isipan, yung ating damdamin, mga minamahal ko. Pilit ito inaagaw ng kaaway, mga minamahal ko, para tayo, mga minamahulog sa kamay ng ating pinakamahal na Pagkisokristo, mga minamahal. Sabi, nagaganap sa inyo, mga kapatid, na nasa sanlibutan, mga minamahal. Yung liyo na umuungal palagi, higit pa sa 24 oras, mga minakabantay sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Kaya anong gawin natin? Magpakainit
at maging sinsiro sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Marami mga minamahal ng paraan, mga minamahal. Kaya tayong lahat, mga minamahal, kailangan maging vigilant po tayo sa oras sa tutuwin na po, mga minamahal. Dahil hindi po tayo ligon, hindi po tayo malakas, mga minamahal. Kung yung ating pong physical na katawan, malakas, mga minamahal ko, yung ating spiritual, kinakailangan palakasin din po ito natin, mga minamahal. Huwag po tayo magpabaya, mga minamahal, kundi magpakapuno po tayo, mga minamahal ko, sa presensya ng ating pinakamahal na Pangisokristo po, mga minamahal. Kaya purihin ang Diyos po, mga minamahal. Kaya po, sa gana sa atin, mga minamahal, wala po tayong magagawa kung wala ang mahal na Panginoon sa ating buhay. Kahit anong gawin natin, mga minamahal, kung wala ang mahal na Panginoon, kung wala at awa, habag ng mahal na Panginoon, saan tayo ngayon pupulutin, mga minamahal? Pero salamat na lamang na mayroong awa at habag at na awa ang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Binigyan tayo ng pagkakataon o tsansa na tayo ay maglilingkod sa Kanya. At ati po itong pagyamanin, mga minamahal. Huwag natin bitawan, kundi pakamahalin natin ng mahigpit. Huwag natin ikumpiyansa, kundi pumagkos. Ati itong isukbit palagi sa ati pong isipan, mga minamahal ko, na ang kapangyarihan sa Diyos, mga minamahal. Kailan magpakapuno po tayo, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ati pong pinakamahal na Pangisokristo po, mga minamahal. Kaya ang sandatan natin palagi, mga minamahal ko, yung ating katapatan, mga sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Pangisokristo po, mga minamahal. Kaya dito po sa Biblia po, mga minamahal, wala tayong ibang inaasahan, mga minamahal ko, kundili po, mga minamahal ko, sa mahal na Pangisokristo lamang. Huwag tayo kakapit sa mga bagay, mga minamahal ko, nakapaglaglag sa atin, kundi doon tayo kakapit, mga minamahal ko, sa kapangyarihan sa ating pinakamahal na Pangisokristo po, mga minamahal. Nung sabi ng Biblia, Mateo, mga minamahal ko, sa 11, sa 28, purihin ang Diyos po, mga minamahal, hanggang 29. Amen. Praise the Lord. Sa Mateo, kapitulo 11, versikulo 28, umari ka na ako kamong tanan nga nabudlay, og nabugatan, og pabahulayon ko kamo. Amen. 29. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamugikan kanako. Kay ako maaghop og mapabsanon sa kasing-kasing og magaplag kamug pahulay alang sa inyong mga kalag. Amen. Kapahingaan ng inyong mga kaluluwa, mga minamahal. Palakpakan po na malakas na palakpak paabot natin sa ating pinakamahal na Pangisokristo po, mga minamahal. Kaya po, mga minasabi ng binabasa, magsiparito sa akin kayong lahat nga na nagpapagal at nangabigatang lubha, mga minamahal. Yung iba sa atin, mga minamahal, hindi ligid sa kalaman, mga minamahal, na ang buhay Kristiyano, mga minamahal ko, lalo na po pag dumating po ang kinatawag na crisis sa buhay natin, mga minamahal. Sabi, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ibig sabihin po, mga minamahal, pag-aralan natin ng maayos, mga minamahal, yung ating pong paglilingkod sa ating pinakamahal na Pangisokristo po, mga minamahal. Ang kinabuhi sa Kristiyano, mga minakaramdam, mga minampagod sa buhay. Pagkatakot, kabalisa, mga minamahal ko, problema sa pamilya, pagkabigo, mga minamahal, o minsan, mga minanawalan ng pag-asa, hirap sa buhay, o depresyon, mga minamahal. Pag ito'y dumating sa atin, mga minamahal ko, ang ating pong paglilingkod sa mahal na Pangisokristo, minsan na out of control po tayo. Minsan nakaranas tayo ng ganun, mga minamahal, na ibig sabihin po, mga minamahal, ang sabi, kapahingaan ng inyong mga kaluluwa, ibig sabihin po, wala sa sanlibutan ito, kundi nandun sa mahal na Pangisokristo. Ano sabi ng binabasa natin, mga minamahal ko, na papahingain ng inyong mga kaluluwa. Sino magbigay sa atin ng kapahingahan? Ang dakilang Diyos, ang ating pinakamahal na Pangisokristo lamang po, mga minamahal. Yung ating pamilya, mga minamahal ko, sila po'y umaambag lamang yan sa mga pag-comfort, mga minamahal. Pero ang main po talaga natin, mga minamahal ko, ang magbigay sa atin ng kapahingaan, ang ating dakilang pinakamahal na Pangisokristo po, mga minamahal. Kaya anuman problema dumating sa atin, mga minamahal, wala tayong ibang inasahan kundi lumapit sa mahal na Panginoon. Sabihin sa mahal na Panginoon yung problema. Isanggunin mo sa mahal na Panginoon ang iyong pangangailangan, mga minamahal. May karamdaman tayo, may problema tayo, mga minamahal. Dumudulog tayo sa ating dakilang buutan ng Panginoon Jesucristo po, mga minamahal. Ano nga gawin natin, mga minamahal? Magsusumamo, manalangin, magpasalamat. Hindi lamang sa mga bagay na mapapartay magpasalamat sa mahal na Panginoon, kundi sa lahat anumang dumating sa ating buhay, mga minamahal. Anuman naranasan natin o nalugmok tayo sa karamdaman, nalugmok tayo sa mga bisyo o naramdaman natin ang panghina, panlupaypay, ipagpasalamat natin sa mahal na Panginoong Hesukristo. Gamitin kasangkapan na yan, mga minamahal ko, para manumbalik at muling tayong
magtatayo at ibabangon tayo ng ating pinakamahal na Panginoong Kristo. Palagpakan po natin, mga minamahal, ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord, mga minamahal. Kaya sabi, mga minamahal, ang lahat ng ito ay nagdudulot ng kaguluhan ng pag-iisip ng tao at malaki ang naging epekto, mga minamahal ko, sa buhay, mga minamahal ng Kristiyano. O normal sa buhay natin, biglang, bilang Kristiyano, mga minamahal, nakaramdam ka ng panghihina, mga minamahal. Lalo na po, mayroon tayong maramdaman, lalo sa may edad. Mga minamahal, makaramtayan ng talagang ganon. Pero po, mga minamahal, ang nagbigay kalakasan sa atin, the more tayo magpapasalamat sa mahal na Panginoon, bakit po, mga minamahal, lahat ng bagay, mga minamahal, maaaring sinusubukan tayo ng mahal na Panginoon, maaaring tinitesting yung ating pananampalataya. Katulad ni Job, mga minamahal ko, na siya nakaramdam, na siya po, mga minamahal, dating mayaman, dating sagana, mga minamahal, nung sinubok siya ng mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal ko, siya po ay nawala lahat sa kanya, pati pamilya, mga minamahal. Ultimo, yung kasama niyang nag-iisang asawa niya. Sa kanya pa sinasabihan pa siya, Hob, talikdan mo na ang iyong Diyos ng iyong pinaglilingkuran at mamatay ka na. Ano sabi ni Hob, mga minamahal? Ang sabi niya, hangal na babae. O mga minamahal, hangal, mga minamahal. Maglilingkod lang ba tayo sa mabuting bagay, magpasalamat lang ba tayo sa mabuting bagay, hindi di magpasalamat anumang dumating kasamaan sa atin, mga minamahal, doon po mas lalong pinagpala si Job. Bakit po? Nagpakumbaba lamang si Job, mga minamahal. Kaya damur po tayo gagawin natin pag dumating man sa atin yan, mga minamahal, huwag tumakbo doon sa tindahan, huwag tumakbo kahit saan, mga minamahal, huwag tumakbo sa kapitbahay, kundi tumakbo tayo sa simbahan o sa sambahan ng ating pinakamahal na Panginoong Kristo para purihin at pasalamatan ang ating dakilang pinakamahal na Panginoong Kristo. Yun po, napakaganda, mga minamahal. Kaya po, anong gawin natin, mga minamahal? Kung sabi ng ating binabasa, mga minamahal, na magsipalito sa akin kayong lahat na nagpagal at nagbibigatang lubha at kayo aking papahigain, mga minamahal. Pasanin ninyong aking pamatok at mangaral kayo sa akin, mga minamahal. Ang sabi, sabagat ako'y maamo at magpapakumbaba ang puso at masumpungan ninyo ang kapahingaan ng inyong mga kaluluwa, mga minamahal. Kaya dito po, mga minamahal, mga karamdaman, mga problema, nilutas ng ating pinakamahal na Panginoong Kristo. Dating karamdaman na walang pag-asa, dating sugapa sa mga bisyo, mga drug addict, mga sugarol, mga minamahal, dito binago ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ang nagbabago, hindi po yung tao, mga minamahal. Kaya po ati pong naramdaman yan, mga minamahal, tayo po ay nagkakasala, nagukulang sa mahal na Panginoong Kristo. Hindi ibig sabihin, mga minamahal, tinalikuran tayo ng mahal na Panginoon. Pag nakaramdam tayo ng karamdaman, ibig sabihin ba, tinalikuran tayo ng mahal na Panginoon. Hindi po, mas lalo po natin ipagpasalamat at magsusumamo at ibabangon tayo ng Diyos. Tayo tatayong muli, mga minamahal ko. Ati pong taas doon ang ating mga sarapan sa mahal, ating mga kamay, ating igawayway, mga minamahal, para manumbalik ang dati nating lakas at dati nating pananampalataya. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Kristo po, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Kaya po salamat sa ating pinakamahal na Panginoong Kristo po, mga minamahal. Dito po sa mga minamahal ko sa awit 50 po. Sa awit po, mga minamahal, 50-15 po. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. There is a Salmo, Kapitulo 50, versikulo 15. Og tawgon mo ako sa adlaw sa kalisdanan, pagluwason ko ikaw, og ikaw magahimaya kanako. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Palakpakan po natin, mga minamahal na Panginoon. Huwag tayong magsawa sa kapalakpak po, mga minamahal. Trabaho po natin yan, mga minamahal. Huwag tayong manghimagod, mga minamahal, kundi po gampanan po natin kung ano tayo at paano tayo pinagpala ng mahal na Panginoong Kristo po, mga minamahal. Sabi, at tumawag ka sa akin sa karawan ng kawagabagan at iligtas kita at iyong luwalatiin ako, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamahal ng Panginoong Kristo po, mga minamahal. Kaya ano sabi, tumawag ka sa akin, mga minamahal, kapag ang anak ng Diyos ay tumatawag, mga minamahal. Sa kanya, mga minamahal, sa panahon ng kailangan, mga minamahal ko, ako at ako ay sasagot, mga minamahal. Sabi ng ating pinakamahal na Panginoong Kristo, ako sa pagtawag mo sa akin, hindi kita,
ipapahiya sa oras na nagipitan, mga minamahal. Darating ang panahon, mga minamahal ko, na babalik ang Panginoon na hindi natin alam, mga minamahal ko. Kaya ati pong ito po paghandahan palagi, mga minamahal, dahil hindi din alam kung kailan darating ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Maari, mga minamahal ko, sa gabi, maari po sa tanghali, maari po, mga minamahal ko, sa umaga, mga minamahal. Kaya paghandaan po natin kung kailan darating, mga minamahal, kundi po pagyamanin natin ang ating pananampalat. Kaya makibisok tayo, makipagbaka tayo, makipaglaban tayo, mga minamahal. Hindi laban, mga minamahal ko, sa laman, kundi batok, laban, mga sa espiritu, laban sa ating pinakamahal na Pangesucristo, mga minamahal. Sino yan, mga minamahal ko? Si Diablo ng Satanas, mga minamahal. Walang iba kundi po, mga minamahal, tayo po, mga minamahal ko, ay pilit papatayin niya. Pinapatay niya ang ating pananampalataya, mga minamahal. Marami siyang litag, mga gagawin sa Kristiyanong mananampalataya. Pag ang Kristiyano mainit, mga minamahal ko, mainit din ang kaaway ng Diyos po, mga minamahal. Kaya sa oras ng kagipitan, mga minamahal, tumawag po tayo sa ating dakilang pinakamahal na Pangesucristo, mga minamahal. Tumawag tayo sa kanyang kapangyarihan. Mag-isukmit natin, mga minamahal ko, ang kapangyarihan ng ating pinakamahal na Pangesucristo po, mga minamahal. Tumawag ka lamang, anong sabi, mga minamahal, na sabi, tumawag ka sa akin, mga minamahal ko, sa oras ng kabagabagan, kundi po sasagutin kita, sabi ng ating pinakamahal na Pangesucristo. Hindi tayo papahiya, mga minamahal. Kailan ba tayo pinapahiya ng mahal na Panginoon? Nandiyan tayo sa sakuna, sa problema, mga minamahal. Sumigaw ka lang ng hallelujah, praise the Lord. Biglang dumating ang saklolo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Pag oras ka na yung problema ka sa iyong tahanan, kagipitan, may karamdaman ka, manalangin ka na lamang sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa kung nagkukulang, nagkakasala sa isip, salita at sa gawa. Patawarin niyo po ako. Pagalingin mo na po ako. Iyon po, karakadaka. Gagaling tayo sa pangalan ng ating pinakamahal na Pangesucristo. Ibig sabihin po, mga minamahal, tayo po ay tunay ng mananampalataya. Tayo po'y anak ng ating pinakamahal na Pangesucristo po, mga minamahal. Palagpagan po natin ng ating pinakamahal na Panginoon po, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Kaya po salamat sa ating pinakamahal na Pangesucristo po, mga minamahal. Dito po sa 2 Timoteo 2:1 Luke 3 po, mga minamahal, purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Risa. 2 Timoteo kapitulo 2 bersikulo 1 Luke 3. Busa ikaw anak ko, kinahanglan magmalig-on ka diha sa ebograsya nga naa kang Kristo Hesus. Sa 3, pakigambit sa mga pag-antos ingon maayong sundalo ni Kristo Hesus. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Palagpagan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Ikaw nga anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Kristo Hesus, mga minamahal. Naligtas po tayo sa biyaya ng dakilang pinakamahal na Panginoon. Hindi sa ating mga sariling karunungan at kaalaman, mga minamahal. Hindi sa ating kagalingan o karunungan natutunan natin sa sanlibutan, kundi naliligtas po tayo sa pamamagitan ng biyaya, ng pag-ibig at pagmamahal ng ating dakilang pinakamahal na Pangesucristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal ko. Anong sabi, mga minamahal? Ikaw nga magpakalakas, mga minamahal. Ibig sabihin, saan tayo kukuha ng hugot sa ating lakas? Kundi doon lamang sa ating pinakamahal na Pangesucristo po, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Kaya anong sabi, mga minamahal? Ikaw nga, ang anak ko, magpakalakas ka sa biyaya nasa kay Kristo Jesus. Magipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Hesus po, mga minamahal. Tayo yung mga sundalo ni Kristo, mga minamahal. Na ngayong panahon, mga minamahal, ang ating almas, ang ating isukbit, ang sandata ng Kristiyano, mga minamahal, iyon po ay ang kapangyarihan ng Diyos na sa bawat isa po sa atin, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Anong isukbit po natin, mga minamahal? Iyong kapangyarihan. Magpakapuno, wag mag-absin, mga minamahal, Merkulis, Biris at Linggo, mga minamahal. Gawin natin, mga minamahal ko, magtapat sa pagbibigay, sa sobra sa eksakto, mga minamahal. Magbigay sa ating mga pledges, sa mga special offering, mga minamahal, para po tayo, mga minamahal ko, pagpalain pa ng ating pinakamahal na Pangesucristo po, mga minamahal. Everybody say praise the Lord! Kaya po salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, na sa huling panahon ngayon, mga minamahal, ang Diyos ay darating na hindi din inaasahan kung kailan, mga minamahal. Ang tanong ngayon, mga minamahal, lahat ba tayo ngayon ay handa na ba?
Handa na ba tayo sa salubong sa mahal na Panginoon, mga amin? O kung biglang dumating, mga amin na mahal, hindi tayo handa ang ating kaluluwa, ang ating pong espiritu, mga ay natutulog, mga amin na mahal. Kaya po, pagyamanin natin, mga amin na mahal. Ang sabi, ikaw nga anak ko, magpakalakas ka sa kabiyayang nasa kay Kristo Jesus po, mga amin na mahal. Nang ating paglingkod, mga amin sa panahon na ron, mga amin na mahal, hindi na ito basta-basta, mga amin na mahal. Tibayan natin ang ating loob. Tibayan natin ang ating pong physical na katawan, mga amin na mahal. Magpakapuno sa biyaya ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Tibayan natin ang ating isipan, mga amin na mahal. Huwag tayo palagi, mga amin, umaasa sa mga bagay na kakalaglag sa atin, kundi asahan natin, mga amin, doon sa mga spiritual na paglilingkod natin sa ating pinakamahal na Panginoon. Huwag makinig sa iba't sabi-sabi, mga amin na mahal. Huwag magbulong-bulungan, kundi bubagkos po, mga amin na mahal. Magpakatatag, mga amin na mahal, sa biyaya ng kapangyarihan ng ating pinakamahal na Panginoon po, mga amin na mahal. Everybody say praise the Lord. Ano sabi, mga magpakatatag, mga amin na mahal ko, ikaw nga anak ko, magpakalakas ka sa biyaya na sa kay Kristo Jesus po, mga amin na mahal. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo'y naliligtas, mga amin na mahal. Kaya sa panahon darating, mga amin, sa huling panahon, mga amin na mahal, ati pong isipin na wala tayong magagawa kung wala ang ating pinakamahal na Panginoon Kristo, mga amin na mahal. Kaya awitan natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga amin na mahal. Everybody say praise the Lord.